Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa tingin ni Lines, kahit pilitin ni Annalyn na turuan ang sarili niya na lumayo kay RJ, ay hindi ito kayang gawin ni Annalyn. Patuloy pa rin siyang aasa na mamahalin ulit siya ng kanyang tatay. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Umiiyak si Annalyn ng abutan ni Chang Susan. Naaawa siya dahil sa kumakalat na paninira sa kanya sa social media. Si Moira lang naman ang naiisip ni Chang Susan na maaaring may gawa nito. Pinaalalahanan ni Annalyn ang nanay niya na huwag gagante. Ayon kay Lines, hindi siya gagante pero hindi naman pwede na wala siyang gagawin. Samantala, nagtatalo si Moira at Dr. Ray dahil nauunahan na sila ng Eastridge. Ayon kay Moira ay inagawan kasi sila ni Lines. Sakto naman na dumating si Lines dahil sa paninira kay Annalyn. Galit na galit si Lines dahil may usapan sila na hindi nila pakikialaman ang kanya-kanyang pamilya. Pinipilit niyang paaminin si Moira at hawak niya ang braso nito. Walang alam si Moira dito at sinasabi niyang matagal na namang sira si Annalyn. Maya-maya pa ay dumating si Zoe. Pinigilan niya si Lines at inamin niya na siya ang nanira kay Annalyn. Hindi nila alam na kanina pa pala nakatutok ang kamera ni Chang Susan sa kanila para magsilbing ebidensya. Sa galit ni Lines ay hindi na niya mapigilan na masampal si Zoe. Nagulat at nagalit si Moira dahil sinampal ang anak niya. Makakarating daw ito kay Robert pero dahil may video sila ng pag-amin ni Zoe ay nagbago ang isip nila. Ayon kay Dr. Ray ay wag na nila ito ipaalam kay Robert dahil may stress na naman siya at baka magka-seizure na naman. Naalala ni Zoe ang pagbabanta sa kanya ni Dr. Lindon. Biglang nagbago ang ugali niya. Nagpakumbaba siya at nakiusap kay Lines na huwag nang paratingin sa daddy niya ang nangyari. Humihingi siya ng tawad. Naaawa naman si Lines. Nagustuhan ni Dr. Ray ang paghingi ng tawad ni Zoe pero hindi si Moira. Nagagalit siya sa ginawa ni Zoe dahil sila na nga ang inagawan ng pasyente. Nakasisiguro naman si Dr. Ray na hindi makakarating ang video kay Robert dahil tiwala siya sa sinabi ni Lines. Samantala, nilapitan ni Dr. Lindon si Annalyn at humingi siya ng tawad. May parte kasi na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng paninira si Annalyn. Kung hindi niya kasi pinagkalat ang pictures ni Zoe at hindi mapagbibintangan ni Zoe si Annalyn na siya ang nagkalat ng pictures, hindi mangyayari yon. Pero hindi niya yon inamin kay Annalyn. Alam ni Dr. Lindon na hindi magagawa ni Annalyn ang mga paninira laban kay Annalyn. Pinayuhan niya si Annalyn na huwag siya magpapa-apekto. Sa sandaling nagkakilala kasi sila ay alam niya na isang responsableng doktor si Annalyn. Nagkamali si Mrs. Villarica na alisin siya sa team pero naniniwala siya na ibabalik rin siya nito. Samantala, nag-uusap si na Carlos, Chang Susan at Lines. Gusto pa rin isumbong ni Chang Susan kay Robert ang ginawa ni Zoe. Anak siya ni Moira at kahit humingi pa siya ng tawad ay lalabas pa rin ang masama niyang ugali. Ayon kay Carlos, kaya rin naman ni Zoe na maging mabait. Naiimpluwensyahan lang siya ng nanay niya. Napansin tuloy ni Chang Susan na para siyang tatay ni Zoe kung ipagtanggol niya si Zoe. Natigilan si Carlos pero sinabi niya na kapatid pa rin siya ni Annalyn at anak ni Robert. Kaya ganun na lang din ang malasakit niya. Ayaw na rin palakihin pa ni Lines ang away nila dahil humingi naman ng tawad si Zoe. Hiningi ni Lines ng kopya ng video at i-delete na niya. Pero dahil mautak si Chang Susan ay hindi niya ibinigay at sinabi niyang siya na lang ang gagawa at wala namang ibang makakakita nito. Sa kabilang banda, kinamusta ni Regan kay Lynette si Annalyn. Ikinuwento ni Lines na umami na si Zoe na siya ang may gawa at humingi na rin siya ng tawad. Pero pinayuhan niya si Lines na huwag maniniwala sa paghingi ng tawad ni Zoe. Maya-maya ay narinig pala yon ni Dr. Lindon ang pag-uusap nila. At sa tingin niya, may kinatatakutan pa rin naman pala si Zoe. Dumating din si Harry at Miko para damayan si Annalyn. Pinakilala sa kanila ni Regan ang nanay ni Annalyn. Magkakainitan na sana ulit ang tatlo dahil akala nila ay tinatago ulit ni Regan si Annalyn. Inawat sila ni Dr. Lindon at nagsabi na magtulungan na lang sila sa paglinis ng pangalan ni Annalyn. Nagkaroon naman ng ideya si Harry. Samantala, pinatawag ni Katie si Annalyn sa Eastridge kahit rest day ni Annalyn. Gumawa sila ng live stream interview ni Harry para kay Annalyn.
Pinakakwento kay Annalyn ang side niya kung bakit hindi niya naoperahan ng dating senador. Pinatunayan rin ni Miko na isang responsableng doktor si Annalyn. Maya-maya ay nagsalita si na Bridget, ang anak ng senador, at si Dr. Ray. Siya naman ang assigned doctor na nag-opera sa senador. Pinatunayan nila na hindi natuloy si Annalyn sa operasyon dahil sa sitwasyon niya sa kamay. Mas pinili na ni Annalyn na ang kapakanan ng pasyente. Hindi lang magaling na doktor si Annalyn. Isa rin siyang mabuting tao, ayon kay Bridget. Sa paglabas naman ni Dr. Ray ay hinabol siya ni Lyneth. Ipinaliwanag ni Dr. Ray na ginawa niya yon para kay Annalyn. Hindi para makabawi sa kanya. Parang anak na ang turing niya kay Annalyn. Bata pa lang si Annalyn ay nakita na niya ang pagpapahalaga sa propesyon ng pagiging doktor. Nagpapasalamat naman si Lyneth at niyakap niya si Dr. Ray. Sa teaser, mapapanood ni Moira si Dr. Ray na magsasalita at ipinagtanggol niya si Annalyn sa social media para kasi kay Dr. Ray ay ito ang tamang gawin para makatulong siya kay Annalyn. Sa tingin naman ni Lyneth, kahit pilitin ni Annalyn na turuan niya ang sarili niya na lumayo kay RJ ay hindi ito kayang gawin ni Annalyn. Patuloy pa rin ang pag-asa niya na mamahalin ulit siya ng kanyang tatay. Samantala, sa araw ng Grand Alumni Homecoming, ipapatanggal ni Robert sa listahan ng mga anak niya si Annalyn. Si Zoe lang ang ipapalista niya. Narinig yun ni Carlos at magtatalo sila. Hindi mabuting ama si RJ kay Annalyn. Hindi siya patas pagdating kay Annalyn. Hindi naman ginusto ni Annalyn na siya ang maging ama niya. Masasaktan si Robert dito at magagalit siya kay Carlos. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!